What's up guys? At nandito na naman ulit ang inyong lingkod, Ichiboy Jam TV, back at it again for new video. Ayun guys, so gumawa tayo ng question and answer sa ating Facebook. Yan. So marami rin naman mga kanayon na nag-comment doon at nagtanong ng kanilang mga kanya-kanyang katanungan para sa akin. So sasagutin na natin to. Huwag na natin patagalin at namiss ko mag-vlog guys. So let's go! At ang unang katanungan na ating sasagutin is from sa ating kanayon na si Micah de la Peña. Yan, pinsan ko siya guys, single din, teacher. And so yung tanong niya is, napapanahong katanungan, ano ba daw ang mas masakit, pinagtagpo pero di tinadhana o inilista pero di pinili? And guys, so medyo mahirap yung tanong na to, pero para sa akin mas masakit yung tinadhana pero hindi tinadhana pero ano kasi yun? Pinagtagpo pero di tinadhana. Mas masakit naman talaga guys yung pinagtagpo na kayo tapos hindi pa rin kayo tinadhana. Yun, sobrang sakit kaya nun. Pero sa panahon ngayon, lalo na may pandemic issue tayo na naramdaman, which is yung coronavirus. So, mas masakit sa breakup yung nilista ka, pero hindi ka binigyan ng relief. So, hindi ka pinili. So, para sa akin, parehas masakit, pero napapanahon yung sakit. So, yun. So, ang pangalawang katanungan na ating sasagutin is from James Tokoykoy. And shoutout sa'yo, man. And shoutout din nga pala kay Ate Micah. And so, sabi ni James Tokoykoy, paano po maging chick boy katulad niyo, boss? And, so, hindi tayo chick boy. Sorry, guys. Hindi tayo chick boy. So, honest tayo. So, para lang naman maging chick boy, siguro is kailangan mahuli nyo lang yung kiliti ng babae o kiliti ng babaeng gusto nyo. At dapat lagi nyo siyang mapasaya at makuha nyo lagi yung mga smile niya, lagi yung nabibigay sa kanya. And so, siguro yun. Pero hindi yung pagiging chick boy. Kumbaga, paraan yun para paano magmahal. And so, yung pangatlong katanungan is from Vienna, Austria, Pamintuan, Magtoto. Kaya Ate Vienna. Yun. So, sabi niya, ano mas masakit? Mahal mo o mahal ka? Sa tanong na yun, parang wala namang masakit dun kasi mas pabor pa nga yun eh. Siyempre, kung mahal mo, tas mahal ka, di wow. Okay guys, yung sunod na katanungan naman is from Joshua de la Peña. And pinsan ko rin siya here from Pampanga. At ang sabi niya is, ano pampatagal ng buhay? Pansit Canton or sardinas? Pansit or sardinas pala. And so, kung magbo-birthday ka, kailangan may pansit ka. Kasi sabi nga ng matatanda is, pansit ay pampahaba ng buhay. Pero nga dahil sa COVID, dahil sa packing shit na coronavirus na to, and sardinas, makakapagpahaba rin ng buhay. So, tanggapin lang natin ng buo sa loob natin yung mga blessing na nakukuha natin, especially yung mga relief. Yan guys, grab lang natin ng grab kasi wala rin ibang wala rin naman tayong ibang mapupuntahan at wala rin ibang mabibilihan ng pagkain. So, kung ano yung blessing na dumarating sa atin, is tanggapin na lang natin guys. Power. Yan, so, ang sunod na katanungan is from Ram Kalapan, kay Kuis Ram. Yan, sabi niya, miss mo ba ako? Oo naman, Kuis. Miss na kita, syempre. Lalo na yung mga pa-ganun-ganun natin sa floor, oh. So, yung sunod na katanungan is from Gino Gonzaga Kutap, kay Kuis Gino. Yan, sabi niya, Oy, okay, maingay, may nagbablog dito. So, sunod na katanungan is from Gino Gonzaga Kutab, kaibigan o jowa? Depende. Siyempre, para sa akin, kasi may jowa ako, jowa. Pero hindi. Siyempre, Sana all may jowa, sana all mahal,
sana pinilika ng tao mong mahal. Ayun guys, so syempre, mahalaga rin naman sa atin yung tropa. Syempre, hindi mawawala yun, lalo na kay Jam, kay Jam TV guys. Especially sa lahat ng tropa ko. Mahal na mahal ko kayo, pero mahal rin na rin jowa, syempre. Sunod na katanungan is from Chano Makapagal. Ayan, shoutout sa'yo, Kuis Chano, tol, ayan, kapatid kito. At ang sabi niya is, heto, seryosong tanong. Ilang babae na ang sineryoso at ilang babae na niloko mo? Hirap naman ang question na yun. Pero, to tell you honestly guys, hindi si Jam TV ang niloloko. Tayo yung niloloko. Pero, at some point ng buhay natin is nakaranas rin naman tayong manloko, which is mga siguro konti lang. Ayan, shoutout sa iyo, Cristiano. Stay safe. Susunod na katanungan is from Arikunori Punks Pascual. Arikunori Punks Pascual. Ayan, shoutout sa iyo, Kuis Arikunori. And sabi niya is, ano po tawag sa Koreanong borders sa apartment? Koreanong borders sa apartment is, para sa akin is, ano, pinag-isipan ko to, Kuisa, as in, pinag-isipan ko to. So, nangoopahan. Ayan, no? As in, nangoopahan. Ba, ang galing? And so, sunod na katulungan natin is from Christian Rexman Lupig. And so, shoutout sa iyo, Kuis. At syempre guys, subscribe nyo rin yung channel niya, which is ito. And syempre, click nyo na yung subscribe button at syempre yung notification para updated tayo sa mga vlogs nitong tropa natin ito. And so, shoutout sa iyo, Kuis, Rexman Lupig. Paring Rex, siya rin pala yung nagtattoo sa likod ko. Artist din siya. And sabi niya is, gaano mo ako kamahal, bro? Siyempre, tol, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko lahat ng tropa ko. Kasi mapatropa, mapapamilya, mapakung sino pa man. Siyempre, mahal na mahal natin yan, guys. Peace and love nga, di ba? Peace and love. Yung one is from Ate Cristel. Ayan, si ate. Ate ko yun, guys. Ang katanungan niya is, bakit ang pogi niyo po? Nako naman, maliit na bagay. Bakit ang pogi ko? Ganun talaga. Bigay ng Diyos yun eh. Siyempre, tanggapin natin. And thank you sa katanungan natin. Stay safe. Sunod nating katanungan is from Iriga City, guys. Ayan. Siya si James Vincent Gonoan. Ayan, tol. Shoutout sa'yo. Tropang o kanayong James Vincent. At ang katanungan niya lang naman is, nag-break kayo ng ex mo dahil hindi na siya sigurado sa nararamdaman sa'yo. Kailangan mo na bang ipaglaban? Siyempre naman, tol, paglalaban natin yun. Siyempre, pag mahal natin ang isang tao, kailangan ipaglaban natin siya kahit na wala na tayong pag-asa. Papakita natin sa kanila na pinaglalaban natin yung feelings natin para sa kanila. Kahit na kahit papano, makita nila yung halaga at yung pagmamahal na binibigay na sa atin. Pero, pag dumating sa punto na yung taong mahal natin is talagang ayaw na, siya na mismo yung bumibitiw. Sabi nga, 'di ba? Kung mahal mo, palayain mo. 'Yun lang. It hurts pero 'yun lang yung nakikita kong away para makapag-move on yung isa't isa. Ayun. So, pag palayain mo, guys. Palayain niyo yung taong gusto nang umalis sa inyo. Ayan. Para hindi na siya nasasakal pa at para rin naman makahanap ka na ng iba na talagang para sa iyo. Sunod nating katanungan is from Camille June. Ayan. At ang sabi ni Ate Camille is, what age nyo po balak magpakasal at bakit? Magandang tanong to. Pero para sa akin is, wala namang talagang age eh. Wala namang age kung kailan kayo kakasal at wala ring rason kung bakit kayo kakasal. Siyempre, magpapakasal ka sa taong mahal mo kasi mahal mo siya. Gusto mong makasama siya habang buhay, habang sa tagal ng panahon na nabubuhay ka dito sa mundo, kailangan mo siya, gusto mo siyang makasama, gusto mong i-share sa kanya yung nararamdaman mo. So, kaya ka magpapakasal. So, para sa kanya yung rason. Para sa true sickness and health, till death do us part, just like that, man. And sa edad, wala namang edad eh. Kasi, paano kung nasa
Ano ba yung tamang edad ng papakasal? Sige, sabihin na natin 25 to 26, 27, 28, mga ganun. Paano pag wala kang jowa sa mga oras na yun? Paano ka magpapakasal? Sabi ni Sir Ian Almasan, sino ba ang tambay sa buhay mo? Guys, yung tambay sa buhay ko, hindi sila basta-bastang tao para sa akin. Pamilya sila, mga kapatid ko sila. Shoutout sa lahat ng tambay sa buhay ko. And tambay sa mga grupo ko sila sa BMX. Hindi kayo basta-bastang tao para kay Jam TV, man. Isa kayo sa mga bumuo ng pagiging jam ko. Isa kayo sa bumuo ng buhay ko. Ba't ako naging ganito? Ba't ako sumaya ng mga oras na malungkot ako dahil sa paglalaro natin ng BMX. At sama-sama tayo nagtatawanan, naglolokohan, at kung saan-saan tayo napupunta para lang maglaro. At solid tayo, guys. Yun yung gusto ko sa lahat. Solid yung Team Tambikes. And shoutout sa inyo lahat. Team Tambikes, love you. And yung susunod nating katanungan is mula sa aking kaibigan. Solid na kaibigan siya, guys. Siya si Janro Monay. Shoutout sa iyo, Uis Janro. And sabi niya is, bakit di ka crush ng crush mo? Oo nga naman, di ba? Tama. Pero para sa akin siguro, kasi common na yon yung hindi ka crush ng crush mo, then yung nagka-crush sa'yo, hindi mo rin gusto. So parang naging mindset na ng tao yon na, ay crush ako nito, dapat hindi ko siya crush. And pag ay crush ko yon, dapat hindi niya ako crush. Diba parang ganun? Ang susunod na katanungan is from Quiz Earl Salvadora. Shoutout sa'yo, Earl Salvadora. And matagal siya nagpapa-shoutout sa vlog ko. Sorry, ngayon na ako nakapag-vlog. And sabi niya, ayos, ano favorite position mo? Grabe yung tanungan na to. Pero para sa akin, syempre sa ilalim. Kasi pag nagbamanggaan kayo, sa basketball to, sa basketball. Baka naman mamaya kung ano iniisip niyo. Sa basketball to, guys. Syempre sa... Pero minsan may ibabaw din. Gago! So yan, susunod natin katanungan is from Angelo Cornelio. O masabi ni Angelo Cornelio is, bakit di ka na nagbabike? Siguro hindi na ako nagbabike kasi malaki na ako. And medyo as in tumaba na ako. Hindi ko na kaya yung sarili ko. And susunod nating katanungan is from Cyrus Samuel Lorenzo. Shoutout sa iyo, Kuis Cyrus Samuel, o mas kilala bilang Samo. Sabi niya is, malakas ka bang mag-MOBA, Lodi? Lakas ng dating mo eh. So, hindi ako malakas mag-MOBA. Malakas lang talaga yung dating ko. Yun lang. Yun lang yung malakas sa akin, yung dating. Ang susunod na katanungan is from Arible Lorenzo Tagalog or Elvira. Si Ninang Elvi to. Ninang ko from Paranaque. Shoutout sa'yo na and sa lahat ng pamilya natin dyan. Nakasama mo sa bahay. Yan. So, ang sabi niya lang naman is, pwede pa rin bang magpagupit ng gupit binata ang may asawa na? As long as na hindi ka nakakalimot sa pamilya, kung may pamilya ka na, pwede ka magpagupit kahit na anong gupit. As long as yung pagiging responsibilidad mo bilang ama, is nandun pa rin, hindi mo pa rin kakalimutan yung pamilya mo kahit na gupit binata pa rin yung gupit mo. Yan. Nating katunungan is from Mark Angelo. And, sabi ni Kuis Mark Angelo, shoutout sa'yo, Pading Mac. Sabi niya sa akin is, kailan ka ulit papatato sa akin, papi? Kailan ako ulit papatato sa'yo? Siguro pag pinayagan na ako ng girlfriend ko na magpatato ulit. Kasi ayaw niya eh. Marami na daw akong tato. So yun. Pero papayagan tayo niyan. Tiwala lang. Ba? Ang susunod natin katanungan, guys, is from Carlo Arciga. Ayan kay Kuis Carlo. Ang tanong niya is, anong gagawin mo pag may ibang gusto na yung taong mahal mo? Well, pag may... gusto na yung ibang tao, yung mahal ko is may gusto ng ibang tao, syempre paparaya na tayo. Nilalaban pa rin natin yung nararamdaman natin para sa kanya, pero kung talagang ayaw niya na, huwag natin pilitin pa yung sarili natin sa tao ayaw sa atin. Yun lang. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. Speed lang. Sabi naman ni JB Tolosa, ayan, shoutout sa'yo, who is JB, from Iriga rin siya. Sabi niya, bakit itim ang uwak? Hindi ko alam, yun yung binigay sa kanya ng Diyos.
Shout out sa'yo, Michael Stephen Santiago. Ayan, kay Mickey. Padi, miss ko na yung amigo. And so, sabi niya, sino nagturo sa'yo at nagpasakay sa'yo ng una sa motocross? Yun. Gusto mo bang pakita ko yung ano, yung pinakauna-unang rides ko ng motocross? Pero picture lang siya. Ito siya, guys. Ito. Yan. Yan yung pinakaunang-una kong try na mag-motocross. At si Mickey rin yung nagturo sa akin. O si Michael Stephen Santiago. Siya rin yung nagpasakay sa akin ng motor. Sa kanya yung motor na yun. At siya rin yung pinakaunang-una nagturo sa akin paano mag-motocross. Susunod na katanungan is from Julina PC. Kanya, bakit jam? Tanong ni jam. Bakit ako naging jam? Kasi siguro dahil sa mahilig talaga ako maki-jam. O kasi dati, tawag sa akin sa amin, jamming. Yun talaga yung pinakapalayo ko sa amin. Tapos, naging jam na lang. Siyempre, kahit paano pinasosyal natin. Pero, kaya naging jam kasi yung jam na... kaya jam kasi sobrang hilig ko talaga maki-jam at sobrang hilig ko makipagkaibigan. Kahit na kanino, basta hindi kupal, hindi buraot at saka ano, hindi tus. Yan, tropa yan. And last but not the least question is from Nika Tercos. Ayan. Sabi ni Nika Tercos, shoutout sa'yo, Nika. Shoutout sa'yo, Yaba. Siya yung girlfriend ko, guys. Sabi niya is, sinong ex mo ang minahal mo ng sobra? Please, complete name po. Ayan. Oy, walang selosan ha, sinabi ko na sa'yo kanina, huwag palang selosan, walang kung ano pa man, nakaranto, tsaka ikaw nagtanong nito. So, yung pinakaminahal kong ex ko, si Jeremia Sevilla Bayani, siya talaga yung minahal ko na ex ko. Yun lang. So, ayun guys, yun lang yung mga katanungan na natanggap natin doon sa post natin. And shoutout sa lahat ng mga nagtanong sa akin. Shoutout din nga pala sa mga tropa natin. Ayan, katulad ni Jay Tang Dilla. Shoutout sa'yo, men. Shoutout din nga pala kay Videlma. Ito, Videlma o Jera o mas kilala bilang DJ Vincent ng Rooftop Avenue. Shoutout sa'yo, boys. Shoutout din sa pinsan ko na si Robert Canyeta. Shoutout sa'yo, pinsan. Stay at home, stay safe, and God bless. Shoutout din kay Warren Regondola. Ayan, natupad na yung pangarap mo na shoutout kita. Ayan, shoutout sa'yo, Kuis Warren. And shoutout din kay Jan Jeremy Bombay, o mas kilala bilang Meng Canor. Ayan siya. Ayan, pakisyempre, push na rin o click nyo na rin yung subscribe button. At huwag nyo na rin kalimutan yung notification bell para updated kayo sa anumang vlog at anumang videos na i-upload niya sa kanyang channel. Siyempre, tropa yan. And shoutout din nga pala kay Raymond Canyeta Returns. Kapatid siya ni Robert Canyeta. Shoutout sa'yo, pinsan. So, hanggang dito na lang tong vlog na to at video na to. Sana nagustuhan nyo at sana na nasagot ko yung mga katanungan nyo. And syempre, huwag nyo rin kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe sa channel ko, guys. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, syempre, subscribe nyo na yan. Sipayin nyo na yung notification bell para mas updated kayo sa mga vlog ko at sa mga parating ko pang vlog. And syempre, maraming salamat ulit. At love local, support local, at syempre, support na rin natin ang mga Filipino vloggers. Yan. Hanggang sa muli, ako si Jam TV, ang inyong kanayan. Peace out! Brah!